naputol ang tuloy-tuloy na pamumuno sa iisang posisyon ng mahigit 30 mga angkan sa politika matapos ang eleksyon 2019. Ayon sa isang eksperto, hamon ngayon para sa mga pumalit sa mga pamilyang ito sa pwesto na napatunayang nararapat sila na mahalal sa kanilang mga bagong posisyon. My report si Leigh Alves. Base sa pagsasaliksik ng GMA News Research, 220 pesto sa lokal na pamahalaan ang hinawakan ng mga political family ng di bababa sa dalawang dekada. 168 posisyon na mayor, 41 posisyon bilang kinatawan sa Kamara, at 11 posisyon na gobernador. Pero ngayong eleksyon 2019, naputol ito sa 32 posisyon, 25 na mayor, 4 na kinatawan sa Kamara, at 3 gobernador. Matapos ang 37 taon, hindi isang emano ang uupong mayor sa Tagoloan, Misamis Oriental nang matalo sa eleksyon si Heckert Hernando Emano. Natalo naman si Red Durano, kaya nawala sa kanyang pamilya ang pagiging kinatawan ng 5th District ng Cebu matapos ang 34 na taon, at napunta sa kalabang si Duke Frasco. Gayun din, natalo si Antonio Floyrendo bilang kinatawan ng 2nd District ng Davao del Norte, kaya sa unang pagkakataon sa loob ng 34 na taon, hindi isang Floyrendo Lagdameyo ang uupo. Naputol din ang mahigit 30 taong paghawak sa pagkaalkalde ng mga Balindong sa Malabang, Lano del Sur, Demaala ng Nara, Palawan, Go ng Curimao, Ilocos Norte, Salcedo ng Sara, Iloilo, Tangson ng San Luis Aurora, Singson Zaragoza ng Narvacan, Ilocos Sur. Naputol din ang 27 taong panunungkulan bilang mayor ng mga miyembro ng ilang political families, kabilang ang mga Estrada sa San Juan City, gayon din ang mga Eusebio ng Pasig. Natapos din ang mahigit 24 na taong paghawak sa pwesto ng iba pang political families, kasama ang pagka-mayor sa dinagat ng mga Ecleyo, Fariñas sa pagka-mayor ng Lawag City, at Siachon Lanete sa pagka-kongresista ng 3rd District ng Masbate. Makalipas naman ang 21 taon, hindi na plaza ang gobernador ng Agusan del Sur. Dinarin Rodriguez ang kinatawan ng ikalawang distrito ng Rizal. Ayon sa UP Political Science Professor na si Ella Atienza, iba't ibang bagay ang maaaring naging dahilan sa pagkatalon ng mga political clan. May mga pagkakataon na meron talagang challenger na nagpe-present ng alternatives, at baka hindi na naging epektibo talaga sa mga botante yung pamumuno ng mga political clans. Ang hamon daw ngayon sa mga nanalong alternatibong kandidato, patunayan na nararapat sila sa tiwala ng kanilang nasasakupan. Hindi natatapos sa pagboto yung responsibilidad ng mga mamamayan. Kailangan bantayan nila. Nangako ng andami ang ating mga politiko, so tutuparin ba nila yon? Mas pinag-iisipan daw ng mga botante ang mga hinahalal nilang lokal na opisyal dahil mas direkta ang epekto sa kanila ng pamumuno ng mga ito. Ayon sa dating dean ng UP National College of Public Administration and Governance na si Professor Edna Co, malaki raw ang dapat patunayan ngayon ng mga tumalo sa mga miyembro ng political family. Meron din namang matagal lang nananatili, subalit sila ay okay pa rin ang pamumuno, okay pa rin yung delivery ng serbisyo. So, paligay ko, ibig sabihin na tinitimbang din ng kababayan natin na at least dun sa lokal na antas ay magkaroon ng change. Leigh Alves, GMA News.